Breaking news updates. Taglabas si Chris Ross ng matalim na paalala nang si June Mar Fajardo ay nanalo sa ikapitong MVP. Ang dalawa ay nanalo ng maraming kampiyonato ng magkasama, kabilang ang isang pares ng gintong medalya sa SEA Games at Asian Games. Taglabas si Chris Ross ng matalim na paalala nang si June Mar Fajardo ay nanalo sa ikapitong MVP TBA. Itinaas ni San Miguel Beerman superstar June Mar Fajardo ang kanyang ikapitong MVP trophy sa Leo Awards sa Smart Araneta Coliseum noong Linggo. Walang ibang manlalaro ng TBA ang nakagawa ng kanyang naabot. Halos nagtapos sa debate ng GOAT sa 48-anyos na liga. Di nagtagal pagkatapos ng seremonya ng paggawad, ang kakampi na si Chris Ross ay nagpunta sa Instagram upang muling ipahayag ang sama-samang damdamin ng mga kapwa manlalaro at tagahanga. "You deserve it all my brother," sabi niya sa isang Instagram story. Ang dalawa ay nanalo ng maraming kampiyonato ng magkasama, kabilang ang isang pares ng gintong medalya sa SEA Games at Asian Games ngayong taon. Sa parehong post, nagbigay din si Ross ng isang matapang na pahayag na sasang-ayon ang karamihan. Ang tanging nakapigil sa kanya ay ang pandemya. Sabi ng veteranong playmaker, "Siyempre, hindi lang iyon tulad ng bago ang pandemya, ang banayad na higanti ay nagtamo ng kumpletong bali sa kanyang kanang tibia. Ang pinsalang iyon ay nagpapanatili sa The Kraken na wala sa loob ng isang buong season habang siya ay gumaling at bumalik sa mapagkumpetensyang basketball." Kasunod nito, nang wala ang dominanteng Fajardo, nanalo ng MVP award si Scottie Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel. Hindi sa hindi niya ito karapat-dapat. Ngunit ang katotohanan ay nananatili na kapag si Fajardo ay nasa buong lakas, lahat ng mga daan patungo sa MVP sa huli ay patungo pa rin sa kanya. Sa isang mahabang talumpati noong Linggo, sinabi ni Fajardo na ang injury ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang kakayahang maglaro muli sa antas ng MVP. Gayunpaman, pagkalipas ng mga taon, pinatunayan ng The Kraken na siya pa rin ang pamantayang ginto. At sa bilis ng mga pangyayari, tila ang ikawalong MVP ay nananatiling abot kamay para sa Cebuano Behemoth. Magandang balita dapat iyon para sa San Miguel at sa Legion of Fans nito. Siyempre, hindi lang iyon tulad ng bago ang pandemya, ang banayad na higanti ay nagtamo ng kumpletong bali sa kanyang kanang tibia. Ang pinsalang iyon ay nagpapanatili sa The Kraken na wala sa loob ng isang buong season habang siya ay gumaling at bumalik sa mapagkumpetensyang basketball. Kasunod nito, nang wala ang dominanteng Fajardo, nanalo ng MVP award si Scottie Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel.